Welcome to our Sunday School Children's Time. Kamusta kayong mga bata? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-iingat kayo lagi, ha? Alright, so sa umagang ito, magkakaroon tayo ng kwentuhan. Pero bago dyan, magkakantahan muna tayo. Alright? Sige, kantahin natin yung Read Your Bible. Sabayan niyo ako, ha? Yung mga nakakaalam, sasabay sa akin. Yung hindi nakakaalam, makikinig lang. Alright? Okay. Sige, una, kantahin muna natin ito ng dahan, dahan. Pangalawa, kakantahin natin ito ng medyo mabilis. Alright ba? Okay. So, let's go. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. Neglect your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Neglect your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Neglect your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. All right. Okay. So, bago yan, manalangin muna tayo. Bago tayo magkwento, tutungo tayo sa ating kwento, manalangin muna tayo. Okay ba? O sige, hinihiling ko ang bawat isa na umikit at yung ko. Dahil tayo ay makikiusap. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat muli sa mga batang ito na pinagkabuti po sa amin. Sa mga po nakikinig at nanonood sa programong ito, dalangin ko na sila ipagpalain nyo at ibigay po nila ang kanilang full attention sa pakikinig at maunawaan nila ang kwento na maibapahayag po mamaya. Also Lord, natulungan nyo po nawa kong maikwento na maayos ang inyong salita po sa mga bless us Lord, we give you back the glory. In Jesus name I pray, amen. Alright, mga bata, handa na ba kayong makinig? Okay. Pero bago dyan, magbabasa muna tayo ng Bible. A short verse, maybe two verses. Sige, yung may mga Bible, I want you to open your Bible. In Psalms 119, verses 10 and 11. Ulitin ko, Psalms 119, 10 and 11. And it reads, with my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ulitin natin yung verse 10 at saka verse 11. One more time. Let's read. Ready? Go. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. So, ang memory verse niyo for today is yung verse 11. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So, madali lang yun. Marami sa inyo ay kabisado na itong verse na ito kasi pinag-aaralan na nila ito sa school eh. Pero yung hindi pa nakakaalam, keep on memorizing the word of God. Kasi yung ating kwento ngayong umaga ay patungkol sa salita din ng Diyos.
Diyos. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? I hope everyone is ready to listen. Alright, o sige, handa na. Wala nang maingay. Okay, so umaga nito, ang ating kwento ay patungkol kay, nababasa niyo ba? Manuelos Bible. Yes, Manuelos Bible. Okay, ito si Manuelo. Si Manuelo ay isang Pinoy. Si Manuelo ay Kristiyano na. Matagal na siyang nakakilala sa Panginoon. Tinanggap niya na ang Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas. At hindi lang yun. Nagbabasa na rin siya ng kanyang salita ng Panginoon. Alam mo ba, sa lugar ni Manuelo, siya lang ang may tanging Biblia. Merong Biblia sa kanilang lugar. At ang paborito niyang libro ay ang Bible. Kayo ba? Ang favorite Bible, ang favorite book nyo ay Bible ba? Sana. Pinabasa nyo rin yung Biblia nyo katulad ni Manuelo. Okay? At alam ba, itong Bible na meron si Manuelo ay napakahalaga. Lagi niya itong iniingatan. Okay? Hindi niya hinahayaan itong merong mangyari dito sa Biblia dahil lagi niya itong binabasa araw at gabi. Pero alam niyo ba, isang araw, merong pumunta doon sa bahay nila. Ito yung mga taong sabihin na natin, masasama ang loob, hindi kilala si Jesucristo. Tapos ipinagbabawal nila ang mga bawat tao doon na magkaroon ng Biblia. At sa tuwing makakahanap sila ng Biblia, kukunin nila yun at susunugin. At bibigyan nila ng warning yung mga tao, ayaw ko na kayong makita pang nagbabasa ng Biblia at humahawak ng Biblia. Sabi ng mga taong yun, medyo masasama sila dahil nga ayaw nila ang salita ng Panginoon. Okay? At minsan ang pumunta sila doon sa kabayanan nila Manuelo at pumunta sila sa bahay ni Manuelo, pinuntahan nila at hinalugwog nila ang bahay ni Manuelo. At alam niyo ba? Nakita nila ang Biblia ni Manuelo, sinabihan na naman nila si Manuelo, sinabi ko na sa iyo na huwag kang hahawak ng Biblia o huwag kang magbabasa ng Biblia. Ikaw ba ay may Biblia? At ang sabi ni Manuelo, oo, dahil ang Biblia ito ay mahalaga sa akin. Ano ba ang mali sa pagbabasa ng Biblia? Meron bang mali doon? Sabi niya, sabi nitong lalaking masamang ito, sabi niya sa kanya, Manuelo, ito na yung huli kong warning sa'yo. Kapag nakitaan kitang hawak ang Biblia o nagbabasa ng Biblia, may mangyayaring hindi maganda sa'yo. You are in trouble. Kung hindi mo yan aalisin o hindi mo yan sisirain, mapapahamak. May mangyayaring hindi maganda sa iyo. Medyo natakot doon si Manuelo. Siyempre, buhay niya na yung kapalit doon. Ano kayang ginawa niya? Saan niya kaya ito tinago? Sinira niya kaya ito? Ha? Okay? Sinira niya kaya ito? Alam mo ang ginawa niya? Pagkaalis ng mga taong yun, nag-isip siya kung saan niya itatago itong Biblia. Di ba sinabi ko na sa inyo, ang pinaka-paborito niyang libro ay ang Biblia. So, siyempre, yung mga bagay na paborito mo, ayaw mong masira, ayaw mong kunin sa iyo. So, yung ginawa niya. Alam niyo ba kung saan niya tinago yung Biblia? Sa cabinet niya ba? Sa ilalim ba ng kanyang higaan? Sa ibubong ba? Sa kisame ba? Hindi. Alam mo, pagkaalis ng mga mamang ito, pumunta siya doon sa tabi ng ilog. May malaking bato doon. Okay, doon sa tabi ng ilog.
At alam mo ba, doon niya tinago yung Biblia niya. Dali-dali siyang pumunta doon sa ilog at siniksik niya ganyan yung kanyang Biblia niya. Pinakaingat-ingatan niya ito, tinabulan niya ito at nilagyan pa niya siguro ng mga dahon-dahon, nilagyan niya ng mga bato-bato, hinarangan niya para hindi mahalata ng mga tao kung sino mong pwede pumunta doon sa ilog. Tapos makita nila yung Biblia at itapon lang ito sa tubig. Ha? So ganun ang ginawa niya para hindi na mahalata. Sakaling bumalik man yung mga tao doon, halubugin na naman yung bahay ni Manuelo. At least wala na doon yung kanyang Biblia. Itinago niya na sa kanyang, sa doon sa ilalim ng malaking bato. Pero alam mo ang kagandahan doon, kahit na tinago ni Manuelo yung Biblia sa ilalim ng malaking bato, meron pa rin siyang salita ng Diyos dito sa puso. Gaya nung doon sa binasa natin sa Psalms 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart. Tinago ni Manuelo ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa ilalim ng bato, kundi sa kanyang puso. Okay? Sa kanyang puso. So hindi na naman problema doon sa, sige, okay lang, pero mas mahalaga pa rin na itago ko pa rin ito. So kapag walang makakakita sa kanya, siyempre sa mga probinsya, walang masyadong tao. Madalas nag-iisa yung mga tao doon, konti lang yung tao. Kapag wala siyang nakikitang tao doon o wala yung mga masasamang tao doon, dali-dali siyang bumibisita doon sa ilog at kukunin niya yung Biblia. Okay? Tapos magbabasa siya doon sa tabi ng ilog. Hindi na siya nagbabasa doon sa kanyang bahay kasi baka may makakitang tao sa kanya. Tapos isumpong siya doon sa mga taong yung salbahin, mga taong yun. At mapahamak pa siya. Naku, delikado yun. So, ang ginagawa ay doon na siya nagbabasa sa Biblia. Sa ilog, tabi ng ilog. So, isang araw, biglang umulan. Yan, kumulog ng malakas. At umulan. Umulan ng umulan. At sa kasamang palad, yung ilog kung saan tinago ni Manuelo yung Biblia ay umapaw ng umapaw ng umapaw. Siyempre, hindi naman makuha yun ni Manuelo. Nag-aaralan siya, sabi niya, naku, yung Biblia ko, tinago ko pa naman doon, malapit sa ilog. Ano nang mangyayari doon? Nag-iisip siya. So sabi niya, worry siya doon. Sabi niya, sana hindi mabasa yung aking Bible. So, pagkatigil ng ulan, kinabukasan, dali-dali siyang bumalik doon. At ano kaya sa tingin niyong nangyari? Tama! Wala na yung Biblia doon sa ilalim ng malaking bato. Yes! Ano kaya sa tingin niyong nangyari sa Biblia? Yes! Naanod ng tubig. Okay? Siya ay naanod ng tubig. Alam mo doon sa kabilang bayan, may isang tao, isang Pinoy din itong tao, kilalang storyteller. Pag sinabing storyteller, mahilig siya magkuwento. Magkuwento ng kung ano-ano, ng mga, sabi nga, kwentong kutsero, kwento siguro ng mga lolo at lolo niya. Hanggang ngayon, kinukwento niya pa rin. Mahilig siya kwento ng mga fairies, mga giant, ng mga kababalaghan. Okay? Pero, isang araw, siya ay nasa ilog. Ayan, nasa ilog siya. Hindi siya lumalangoy at hindi rin siya naliligo. Ayan, nakabalsa siya. Nakasakay siya sa balsa. Tapos, meron siyang, ano yung tawag dyan? Ano ba tawag yung paddle? O yung para umandar ka o kaya pumunta ka sa tabing ilog. Okay, yun ang ginagawa niya siguro. Ang iisda siya o meron siyang hinahanap. Sa hindi niya namalayan, merong lumutang na, nakikita niyo itong itim na yan? Ayan? Ano kaya yan? Yes! Yan ay yung Bible! Yan yung Bible, lumulutang doon sa ibabaw ng ilog. Medyo sabi niya, ano kaya yung itim na yan? Sabi niya ganyan, bakit kaya na dito ito? Dinampot na lang niya agad. Dinampot niya nung paparating sa harapan niya, bigla niyang kinuha.
Tapos dinampot niya, tapos sabi niya, nabasa niya ay Holy Bible. So sabi niya, ay ano kaya ito? So, nilagay niya doon sa kanyang balsa, yan, kinuha niya, at dinala niya sa bahay niya. Dahil nababad na ng tubig ito, nabasa-basa na, pagdating doon ay pinatuyo niya. Siguro, binilag niya ng ilang araw. Tapos nung natuyo na, di ba sabi ko sa inyo, siya ay mahilig magkwento. Sabi nga, siya ay isang storyteller. Okay? Marahit, kinukwento niya yung mga bata, yung mga tao doon sa kanyang mga kapitbahay, yung katabi niyang bahay. Okay? Yun ang marami silang natututuhan dito sa mamang ito. Pero nung binasa niya yung Bible, hindi lamang yung mga nalalaman niyang kwento noong kwento siguro ng mga magulang niya. Nung unti-unti niyang binabasa itong Bibliyang ito, okay, marami siyang natutuhan. Ang una niya natutuhan ay ang buhay ni Joseph. Okay? Joseph and Mary and Jesus Christ. Nabasa niya marahil ang buhay ni David. Nabasa niya ang The Good Samaritan. At marami pang iba. So sabi niya, ay ang ganda pala ng librong ito. Ang daming mga kwento. Pwede ko palang ikwento ito. Hindi lamang ang kwento ko ay patungkol sa mga fairies o sa mga giants. Meron din pala ako maikukwento na iba patungkol kay Jesus. Alam mo ba itong taong ito? Hindi tumigil sa pagkukwento. Tuloy-tuloy pa. Pero ang kagandahan doon ay ang pinukwento niya ay ang salita na ng Diyos. Ang buhay na ng Diyos ang kinukwento niya. Hindi na yung mga fairies. Alright? At misang araw may dumalaw na isang preacher doon sa bayan ng mamang ito. Yan, dumalaw siya dito sa storyteller sa bayan nila. At napadaan siya doon. So, syempre, pag ikaw ay preacher, ikaw ay magtuturo ng salita ng Diyos. At habang nagkukwento itong mamang ito, minsan siguro na ikwento niya ang buhay ni David and Goliath. At sabi ng mga tao, ay! Alam na namin yung kwentong yan. Hindi mo na kailangan ikwento kasi may nakwento sa amin yan. Kinuwento niya kung sino si David at sino si Goliath at anong nangyari kay Goliath. Tapos sabi niya, ay talaga? At sino naman itong mamang itong nakwento sa inyo? Tapos yung mga batang nakinig sa kanya, dinala nila siya dito. Dito sa mamang storyteller. At tapos ikinuwento ng mamang ito kung paano niya nalaman yung buhay, okay, yung buhay ni David and Goliath at saka yung mga kwento patungkol sa salita ng Panginoon. At natuwa naman itong mamang ito. Sabi niya, ay ganun ba, buti naman. At saan mo naman nabasa? Sabi naman ng preacher, sabi ng mama, itong mamang ito, ay nabasa ko ito dito, ito. Napulot ko ito sa ibabaw ng ilog, palutang-lutang. Basa na nga siya, pastor. Kaso pinatuyo ko at binasa ko. Ngayon, doon ko natutuhan yung mga maraming kwento patungkol. Isa na doon yung kay David and Goliath. Sabi niya, ay maganda yan. Sabi niya ganun. So natapos yung kanilang pag-uusap. Kinabukasan, yung pastor na ito ay pumunta sa lugar na Manila, Manuelo. Pagkatapos yung pumunta sa bayan nila nung storyteller, pumunta naman siya sa bayan nila, Manuelo. At doon, si Manuelo, siya yung leader ng Christian church nila. Dahil sabi ko nga, si Manuelo, nung kababasa niya ng kababasa ng salita ng Diyos, nagkaroon na siya ng wisdom. At hindi lamang nanatili sa kanya yung salita ng Diyos, ang ginawa niya ay ibinahagi niya ito sa mga kababayan niya sa kanyang mga kapitbahay. Bagamat nawala yung Bibliyang tinago niya sa ilalim ng malaking bato, pero gaya sabi ko, tinago niya ang salita ng Diyos dito sa kanyang puso. Siya yung naging leader nila doon sa lugar na yun. At pinuntahan ni Pastor si Manuelo. At nagkausap sila. At hindi sa nagtaga sa kanilang pag-uusap, naikwento ni Pastor. Sabi niya, ay, Manuelo, alam mo ba doon sa kabilang baryo,
Meron akong na nakilalang isang tao, pero siya ay storyteller. Okay, pero alam mo yung kagandahan doon, ang kinukwento niya ay yung salita ng Diyos. Sabi niya, talaga po, Pastor? Oo. Sabi niya, paano niya kaya nalaman yung may tupatong po sa salita ng Diyos? At alam mo ba, sabi niya ganyan, yung kwentong yun ay galing sa Biblia. Sa Biblia, yung itim na Biblia. Ano po ang Biblia? Ay, baka po yun yung Biblia ko na nawala at inanod sa ilog. Ay, hindi ko alam yan. Kung gusto mo, puntahan natin yung mamang yun at tanongin natin kung maaring sa'yo nga yung salita ng Diyos. Kinabukasan nun, pagkatapos sila mag-usap, nagdesisyon silang puntahan yung mamang, yung storyteller. Pinuntahan nila sa kabilang baryo. Nung nagtagpo sila at nagkausap, oh, kamusta? Ah, ikaw nga, ako nga pala si Manuelo, taga-ibang baryo ako, doon ako sa kabila, nakatira. At ako ay isang Christian leader. Sabi ko, nabanggit pala ni Pastor na nagkukwento ka raw ng salita ng Diyos at yung mga kinukwento mo ay galing sa Biblia. Sabi nung storyteller, sabi nung mama, ay oo, sa totoo lang, matagal na akong nagbabasa nito. Mula nung nakita ko ito, binasa ko na siya at ang ganda-ganda ng mga kwento. Talaga po, maaari ko po bang makita yung Biblia ang binabasa nyo? Sabi ng store there, oh, ito na Biblia. Nung nakita ni Manuelo yung Bible niya, oh, yan na nga yung Bible ko. Yan yung Bible ko na nawawala. Marahil naanod siya at ikaw ang nakapulot. Oh, tingnan nyo mga bata. Tingnan nyo, hindi nabaliwala yung ginawa niya. May purpose pala yun kung bakit niya tinago sa ilalim ng malaking bato para maanod marahil at makita nitong storyteller na to. Kung hindi niya tinago doon at sinira nyo at binaon nyo sa lupa yung salita ng Diyos, hindi yun mababasa ng kahit kanino o ng kahit sino man. Buti na lang, inanod at nabasa at naibahagi pa sa iba sa kabilang bayan o sa kabilang baryo. O di ba napakahalaga ng salita ng Diyos, mga bata. Si Manuelo, hindi lamang siya naging storyteller doon sa bayan niya, maging yung kapitbahay niyang taga-baryo ay naging storyteller din ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos hindi lang nandoon kay Manuelo, hindi lang nandoon sa bayan niya, kung hindi pupunta pa sa kabilang baryo. So mga bata, kung kayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at kung kayo ay nagbibigay ng tracts, yung katulad meron sa atin, huwag niyo pang hinayangan yun dahil maraming tao ang hindi pa nakakabasa ng salita ng Diyos. Okay? So, at mahalaga din na ang salita ng Diyos, dapat itinatago natin yan dito sa ating puso para meron tayong maikwento sa ating kapwa at meron tayong ma-share o maibahagi sa ating kapwa ng salita ng Diyos. So, maganda ang nagsasaulo o nag-memorize ng salita ng Panginoon. Katulad ni Manuel, kaya doon sa ating verses, Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Kasi kapag meron kang salita ng Diyos sa puso mo, yun ay magiging gabay mo para hindi ka magsala. Okay? So na-enjoy niyo ba yung ating kwento ngayong umaga? Alright. Oh. Salamat sa inyong pakikinig. Bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin, okay? Sige, hiniling-hiling ko ang bawat isa na yumuko at ipikit ang mata. Tayo mananalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po muli sa araw na ito na pinagkaloob mo. Salamat po sa buhay ni Manuelo na naging ehemplo po kung paano po pahalagaan ang iyong salita at i-memorize po ito at aming ilagay sa aming puso para maging gabay sa aming buhay at sa aming pamilya. Laging ko ang mga batang ito lumaki punawa na may kalaman sa inyong Biblia, sa inyong salita. Salamat po muli sa kabutihan nyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Goodbye!